alcohol, then yung maliit hand sanitizer. Wow. Hey! Hi, Corina. Welcome Alam mo, si to our humble. Nagsalita. Ay, nako, nagsalita. Ito tayo, Mutual Admiration Club. Oh, so, ito ang iyong office. Temporary office. Mm-hmm. 2 years na, it's beginning to feel like an office talaga. Three is a charm. Yan ang nangyari kay Senator Risa Hontivero sa kanyang pagtakbo sa Senado na hindi pinalad noong 2010 at 2013. Pero sa wakas, sa pangatlong pagkakataon, nakuha ang ikasyam na pwesto noong 2016 elections. Muling tumatakbo at susubuking manatili sa Senado, nakilala siya sa kanyang advokasya sa health at women's rights. Isa sa mga hindi niya malilimutan ay noong hulihin siya at ang kanyang mga kasamahan habang dumadalo sa isang rally noong 2006. It was International Women's Day, Corina. Araw natin, all over the world. So, nagmo-mobilize kami doon ng Akbayan with our labor partners, with women organizations, sa Rotonda. Mm-mm. And maybe because it was then the state of emergency of a former president, 2006, dinampot kami. I was picked up, literally, physically, stuffed into a mobile vehicle. Nilabas ko yung paa ko eh. Para hindi maisara yung back door. Okay. Pinasok yung pa ako, sinara yung pinto. Then tinakbo ako dyan sa Camp Carinal. Sa kabila ng kanyang pagiging isang aktivista, ay isang pulis ang napangasawa ni na Senator Risa? Talagang love of your life siya, no? He was my first great love. I mean, we lasted that long na umabot sa ganun kaseryoso yung mga pag-uusap namin. Mag-boyfriend-girlfriend kami for 3 years then. 3 years, oo. We would break up and get together again. Mm-hmm. So, he was my first love na tumagal kami ng ganung katagal na naging seryoso yung pag-uusap namin about life. Oo, and talagang despite, hey, he was a cadet and I was a student activist when we met, naging PC, then PNP officer siya, ako nanatiling aktivista. Hindi ba nangyari na ano, nagde-demonstration kayo tapos si Frank nasa kabilang ano, hindi ba naman. Sa kabilang side, hindi na nakatutok ang baril sa'yo. Subukan niya! In fact, Edsa Dos, he was with me. Pero naputol ang matamis na samahan ni Senador Risa at ang asawang si Frank nang pumanaw ito sa sakit na cancer. Paano ngayon na wala na si Frank? Well, kinakaya ko. And you know, to their credit, kinakaya ng mga bata. Ang stress buster mo, kumakanta ka. Kumakanta ako. Nag-yoga ako. Nagbabasa. Oh, wow. Nakikinig sa music. Ah, okay. Yeah. Saka kumakanta sa banyo. Oh, syempre, habang nagsishampoo. At sa mga hindi nakakaalam, dati palang artista sa teatro si Senador Risa. My first love before I fell in love with activism, theater and music. Oh, really? Kaya naman kaya. Pala. May kaya. Sound of music kaya. Moments. Kaya may Sound of Music moments. In the meantime, pagiging senadora muna ang haharapin niya. Araw na ito sa Upuan ng Katotohanan. Nakaw po siya ngayon sa silyang puti ni Corina, Senadora Risa Hontivero. Handa ka na ba? Hindi ko alam. Nakaposas ba ako dito? Hindi naman. Ang mga tanong na amin pong tatanungin sa inyo ay hindi po manggagaling sa akin. Para po itong hurado ng iba't ibang mga miyembro ng media, sila po yung mga miyembro ng academe, mga profesor, women's groups, supporters and non-supporters, but mainly journalists. Mula kay Alvin L. Chico, na isang okay. Radio commentator. Kung nakaupo na po kayong senadora, paano ba natin poprotektahan ang Pilipinas laban sa bagong strain ng virus na ito? Itutuloy ko yung vaccination program ng gobyerno at tuloy-tuloy din sana yung pagpapanumbalik ng domestic vaccination production sa Pilipinas. Kasi taon-taon kailangan na daw magpabakuna. At habang meron tayong capacity to develop our own, mas makatitipid at mas masisigurado natin ang kalusugan ng sarili natin. Kung pala rin ka na marielect, paano mo isusulong ang anti-corruption campaign mo? Well, bunga ng mga investigasyon namin tulad nung laban sa Pastilla scheme,
itong kasalukuyang formally, yung binubuksan naming mga issue sa Malampaya, eh maghahain ako ng mga panukala at magkoconduct ng inquiry para mas mahigpit na ipatupad yung ating mga anti-graft and corruption laws. Itaas din natin ang sweldo at benepisyo ng ating mga miyembro ng burokrasya para naman makaprovide sila ng mga taong antas ng pamumuhay sa kanilang mga pamilya. Sino sa palagay mo ang utak sa pagpili sa formally na sinasabing supplier o middleman ng medical supplies lumilitaw na hindi pala tama para sa taong bayan? Mm-hmm. Ang natukoy na naming utak so far, dating USEC, Lloyd Christopher Lau. Mukhang natutukoy din naming kabahaging utak si Mr. Michael Yang, na dating Presidential Economic Advisor ni Presidente. So, habang kinukumpleto namin ang aming committee report, tutukuyin pa namin sino yung mga kasama sa collective mind na iyan na dinifraud yung ating gobyerno at inilagay sa alanganin tayong mga Pilipino. Mula kay H. Mike Navallo, reporter ng Anchor ANC, pakiramdam mo ba gagantihan ka ng formally kaya kinasuhan ka ng inciting to sedition ng ombudsman? Ang sedition ay krimen laban sa gobyerno. Hello, hindi sila gobyerno. Sila ay maliit, bago at undercapitalized na kumpanya na napabora ng favoritism. Sa halip na ang kontratahin ay yung mga Pilipinong kumpanya na may Pilipinong manggagawa at may track record at kakayahan mag-supply ng pandemic supply sa ating bayan. Mula kay Tony Velasquez, news anchor ng ANC, sabi niya, noong July, nagsalita kayo tungkol sa potential cyber security threats mula sa China sa 2022 Philippine elections, meaning makikialam sila sa kalalabasan ng eleksyon dito sa online, ano? Naniniwala pa rin ba kayo na itong banta na ito ay totoo at ano ang magagawa natin kung hindi naman ito sineseryoso ng gobyerno? Naniniwala talaga akong totoong-totoo pa rin yan. Lalo na sa recent development na ang inawarda ng kontrata para i-distribute ang ating election supplies ay ang F2 Logistics na pagmamay-ari ni Mr. Dennis Uy na malapit na kaalyado ni Presidente. So, kumbaga hindi disinterested party, may conflict of interest. So, dahil natuloy pa rin yung kontratang iyon, merong at least tatlong magandang mungkahi si retired Senior Associate Justice Tony Carpio. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Na pagdating ng mga election supplies sa bawat presinto, inspectionin ito na maayos ito. Magmobilize daw ang mga mamamayan at potante ng 2 poll watchers per precinct. Magkaroon ng random manual audit at magkaroon ng screenshot sa election returns para may basihan ang mamamayan, siguruhin na tama ang pagbilang. From a newspaper editor, sa tingin po ninyo, bakit daw mahina ang oposisyon sa survey? Kaming lahat sa oposisyon, sa mga non-admin, talagang magsisipag at magtutulungan na mas maraming non-admin at oposisyon ang makapasok. O ito ngayon, galing kay Jeff Hernais, huling tanong na lamang ito sa inyo. Ano? Bilang isang senador, when is it okay not to be okay? And when is it not okay to not be okay? To be honest, at least with yourself, kapag hindi ako okay, I'm obliged magpakita ng konsiderasyon sa lahat. Because we all have our off days, our bad days when we're not okay. Kailangan lang magsuportahan. And which is also an advocacy of the mental health law. So. Hi, Corina! Para sa inyo, ito ni Pinahirapan. Pero ngayon,
Hindi niyo pwedeng kalimutan na lang basta-basta ang kontrabida na si Police Chief Inspector Joaquin Tuason. Sa Kapamilya Primetime TV series, top rating na FPJs ang probinsyano. Kriminal ka na! Tama ka! Kriminal na ako! Ang mabuti pa! Abusin na natin ito! Naiinis, nanggigil, nagalit kayo sa kanya. Lumaki na ang pangalan din niya sa entertainment industry. Internationally acclaimed actor sa Netflix action drama series Bagman. Bagman niya, ligo. Presenting sa ating kandidatos Got Talent, Arjo Ataide. Oh my gosh, mahusay palang gumiling si Arjo. Bigay na bigay. Pwede palang pangtanggal niya ng stress kapag nagbo-boring o chill lang. O sige, sabayan si Arjo. Ngayon, sumabay naman si Arjo sa sayaw sa politika. Siya ang kandidato bilang congressman sa District 1 sa Quezon City. Anyari, bakit bigla siyang shift sa politics? I've always had the interest of running for politics. No one knew about it. Hindi ko lang po sinabi sa publiko because I was in another profession, which was acting. Pero my interest has always been there. The Sunday growing up, family talks on Sundays were either business or politics. No, it's just always somewhat around that conversation. And we also have relatives who are in politics. No, and very close to us, my dad's brother is mayor of Luna right now, Isabela. Si Juan Carlo Campo Ataide o si Arjo ay anak ng veteran actress na si Sylvia Sanchez. Anak, alam mo, wala na makakasakit sa'yo, ha? At ng kilalang negosyanteng si Art Ataide. Way years back, nagkaroon po ng foundation yung family namin. I was given the privilege to be able to go around, you know, and meet different mayors or leaders around the Philippines for quite some time. And si Attorney Caroline Cruz po, kasama ko dyan. Sa mga nakilala ko po, we were able to give help. Yun po yung aking ginawa in the middle of pandemic, especially, you know, I was given the chance to be able to help. Wala lang kaming pruweba kasi wala masyadong pictures na pinapost. Kilala ang mga Ataide sa showbiz na laging tumutulong sa mga movie worker at ng mga pamilya nitong naghihirap dahil sa sinapit na kalamidad o trahedya. Hanggang sa tinamaan ng coronavirus sina Sylvia at Art mismo, halos ikinamatay na nila. Sa awa ng Diyos, sila ngayon ay COVID survivors. Sinasakripisyo niyo yung buhay niyo para sa aming mga pasyente. Bilang malaking pasasalamat tulong sa mga kababayan nating grabing naapektuhan ng pandemya. Noong June 2020, nag-donate ng service vehicle sa Quezon City Government si Arjo. Ang mga sasakyang ito'y ginagamit ng mga barangay para makapaghatid serbisyo at aksyon sa patuloy nilang paglaban sa COVID-19 pandemic. I met Mayor Joy Belmonte. And Belmonte is very close to me as ang kabarkada ko since grade school pa lang is a counselor in District 2, Mikey Belmonte as well. So they're very close to me, very close to my heart, a really good friend. And so we got into a short conversation lang with Mayor Joy as we had a turnover that day with the foundation. Tapos po, Attorney Carol kasi knew my interest sa pagtakbo because she knew me since I was small. So nabanggit niya po kay Mayor Joy since they've been friends pala for quite some time as well. Noong nabanggit, sabi niya, Arjo, is it true? Medyo na ano ako kasi caught off guard eh. Parang hot seat ka agad. Sabihin ko sa ano, hindi. Wala akong alam dyan. But sabi ko, I think nothing to lose. Anyway, she's asking. Sabi ko, yes, Mayor, I want to run. Sabi niya dito sa QC, sabi ko, laking QC po ako.
Bumalo sa 17,000 ang COVID-19 cases ngayong araw sa buong bansa. Mahigit 2 taon na tayong pinahihirapan ng COVID. Si Arjo mismo ay tinamaan din. Ayon naman sa movie company ni Atayde na filmmaking, sa gabay ng mga magulang at doktor ni Atayde, desisyon nilang dalhin agad sa ospital ng aktor na nahihirapan huminga. Mamatay-matay ang mainit na issue ng sex scandal daw ni Arjo, lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon. Ayaw niyang patulan ang issue. Sa larangan ng sining sa pag-arte, kinilala pa ang kanyang talento. The winner goes to Philippines Arjo Atayde for Bagman. My family, to ABS-CBN, to my co-actors, to Asian Academy Creative Awards. Thank you. Hangad ng kanyang mga fans at supporters, ang kanyang panalo na yung May 2022 national and local elections. Sila ang mga lumiligaw sa ating mga boto ngayong parating na halalan. Pag-aralan, pag-isipan, at bumoto ng tama para sa bayan. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya. Dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan. Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.